Hello, welcome back sa Chess Blog. So, biglaang video lang because nakita ko siya kanina lang about the school na biglaang nag-close while it was accepting enrollment. So, may nakita lang akong article para magkaroon naman ng laman yung conversation. So, it goes around like this. So, this is an English article from Interaksyon, tatagalogin ko. So, ang sabi dito ay, Colegio de San Lorenzo nag-announce ng permanent closure sa unang araw ng mga klase. So, yung mga estudyante at empleyado ng College of the Colegio de San Lorenzo nag-announce na na magpo-close na siya nung Monday, August 15. So, biglaan. Yung parang, okay, nag-gets ko na. So, nagpa-enroll, nag-accept ng pera ng mga magulang, and the likes. Tapos, on the first day of school, sabay biglang, poop, sarado na. Medyo nakakaugat na. So, sabi ng or statement from the school, financial instability, tsaka lockdown ng economic viability due to pandemic, kaya daw naging consistent low enrollment turnout during the past years, kaya daw nag-cause sila magsarado na permanently. Bagamat nakapag-enroll na ang mga estudyante para sa school year na 2022 to 2023, it would be difficult na daw mag-continue mag-operate ang Colegio de San Lorenzo due to low turnout. Nireassure daw nila na magpo-full refund daw sila. At sinabi daw nila na tutulungan nila lahat ng mga estudyante na makapag-transfer ng schools on a timely manner. Kasi daw para ma-release daw yung kanilang records tsaka credentials. Sabi daw nila yung kanilang accounting tsaka registrar office magiging bukas daw from 9 a.m. to 3 p.m. from August 16 to September 19 para daw sa pag-accommodate ng claiming ng refunds tsaka ng transfer credentials. So, para nga daw iniwan sa area yung mga estudyante tsaka yung mga empleyado. Kasi nga daw, yung timing, sarado na daw yung halos karamihan ng mga schools. Yung siguro para nila is, bakit nila inantay yung mismong first day of school para sabihin to. So, nakakaugag nga. Or meron ditong post from Facebook, so ang sabi niya is, nakakaiyak lahat ng hinaing ng students at parents ng Colegio de San Lorenzo. Paano na daw yung mga graduating students? Paano na daw yung pag-graduate ng mga may honor? Kasi pag nalipat daw ng bang school ay mawawala. Paano daw yung mga special care students na hindi na daw nag-a-accept sa ng school? At gano'n daw kabilis ang refund? Or may isang comment dito na parang nga daw silang hinostage. Kung kailan daw sila nag-look forward para sa pasukan, bigla naman daw magsasara. So, sabi ng school representative, nakikipag-coordinate daw sila sa College of St. Catherine, Quezon City, para daw mag-accept ng estudyante from Cdsl na hindi na kailangan mag-entrance test dahil sa September 12 pa naman daw ito magsisimula. At isa pa dito yung Villagers Montessori College. Nakakaugag yun. So, I truly empathize with the parents tsaka employees ng school na yun. Bigla ang ano yan. Yung parang bigla ang kung iniwan sa ere. So, sana po ma-resolve yan. Sana po makuha niyo yung pera niyo. At sana po yung mga anak nyo mailipat nyo ng school on time. So yun lang po. Again, my name is Chess and thank you for watching.